Magandang hapon mga kapuso, mga kabarangay. Andito na naman tayo sa ating Barangay LS 97.1 Exclusive. Ako po si Papa Obet ng Barangay LS 97.1. At syempre, lagi po natin nakakasama ilang mga personalities, celebrities, artists dito po sa ating programa. At soon, magbabalik on air na tayo para makapiling natin ang ilan sa mga kapuso natin, mga kabarangay, dahil alam kong miss na miss nyo na sila. Pero eto, hindi kami magpapahuli dahil ngayong hapon kasama natin ang eto, grabe. Kasama natin ngayon ang singer-songwriter. Please welcome mga kabarangay, Mr. Noel Cabangon. Hello po sa inyo lahat, mga tagasbaybay ng Barangay LS. Maraming salamat, Papa Obet, for having me, no, on your program. Maraming salamat po. Thank you. Sana po, sir. Nasa mabuti ko yung kalagayan. Ayun, kayo din po. At it's my pleasure na maka-split screen ko kayo ngayon at ma-interview kayo. Parang the last time kasi nung na-meet ko kayo dito sa ano, siguro hindi nyo na po natatandaan yun nung nag-guest kayo dito before sa ano, sa Barangay LS. Ayun, dun, yun yung first time na makita ko kayo. Oo. Mukhang matagal na sa noon yun. Siguro mga 2 years ago. Okay. At ngayon, kasama natin si Sir Noel ngayon. Dahil balita ko, sir, meron kang bagong single, which is Pangbuhay. Mm-hmm. Yeah, this is, ito yung pangatlong single na na-release ko ngayong first half of the year, no? Mm-hmm. Dalawa yung during lockdown. Mm-hmm. And then ito nga yung latest, yung Habang Buhay. Mm-hmm. So ayun, under Universal Records. Ayun. So masasabi po ba natin, Sir Noel, na parang isa ring advantage ito ng ano, ng naka-quarantine tayo para makagawa tayo ng mga kanta? Well, sa awa ng Diyos, no, naka medyo marami-rami yung nagawa kong kanta during the lockdown. And of course, syempre yung iba hindi pa na-release, no, inaayos pa nang mabuti. But this song was already recorded last February. And then of course, hinabol namin yung mixing nito. Mm-hmm. During COVID, so medyo pahirapan. But we were able to pull it through, kaya na-release ngayon we were able to release it last month. Ayun. So dito po sa song na ito, meron kayong kasama rito, si Wa, which is Lian and Nara sa Habang Buhay. Yes, sila yung kasama ko, and it's really very refreshing and na makasama ko sila, kasi syempre parang maganda rin kasi yung ibig sabihin ng kanta. Mm-hmm. It's about friendship, it's about relationship and commitment sa relationship, and yung commitment na sticking together. Syempre, mm-hmm, naging relevant na siya, no, ngayong naka-lockdown tayo because of pandemic, and we need each other and our family in particular, and loved ones, mm-hmm, or our friends to keep our sanity and to hold one another. Syempre, iba yung may kadamay ka. So kaya naging very relevant tong kantang ito. Ayun. So lalo ngayon, sir, di ba may mga tao na ano, na stuck doon sa kinalalagyan nila, hindi nakauwi, malayo sa pamilya. Diba? Oo nga, grabe nga yung mga nangyari sa kanila. No? Mm-hmm. Ito, sir, nung pinakinggan ko yung song na ito, actually pinakinggan ko siya, napaka Mr. Noel Cabangon talaga nung dating eh. So, malalaman mo talaga agad na kayo talaga yung sumulat, di ba? Yes. Ayun, so parang biglang pumasok sa isip ko nung pinakinggan ko yung song na to, yung kanta ninyong Kanlungan. Oo, kasi folk talaga. Folk and country itong kanta nito. Mm. Yeah. Ano po bang sekreto ninyo sa paggawa ng ganitong kanta? Sino po bang inspirasyon ninyo bukod sa panahon na pinagdaraanan natin ngayon? Ano yung inspirasyon ninyo, pinaka-inspirasyon ninyo na bigla ninyo talaga naiisip while writing this song? Well, experience, and at the same time, syempre doon ako humuhugot din talaga ng inspirasyon, mm-hmm, at depend sa topic, particularly yung topic na habang na
holding on to each other. Syempre hugot 'yun sa ano talaga, sa my experience ko with my family and with my friends in times of yung mga challenges. So ganun, so doon ko siya hinugot tong kantang ko. Kaya meron dong line na kayang i-withstand kahit na anong bagyo, no? Parang isang puno sa gitna ng sigwa. Ayun. So maraming nakikita natin yung ganung image. Kasi tayong itong bansa natin dinadaanan ng bagyo, but we're still like a sturdy tree, it's still there. Nakatayo pa rin. Yeah, it can withstand lahat ng mga challenges. Ito sir, balik tayo sa habang buhay. Siyempre si Lian and Nara mga millennials to, di ba? Yeah. So papaano po sila nakibagay or ganun din po kayo, kapaano rin po kayo nakibagay sa kanila? Ano po yung mga natutunan ninyo sa bawat isa? Isang millennial tapos isang batikan na sa musika. Actually, yung kanta ay sinulat ko talaga para sa kanila. Mm-hmm. Sila yung mas boses nila yung nandoon talaga sa kanta. And ang akala ko nung una, parang tulad sila ng Indigo Girls na yung ganung style. So, ang ginawa ko, parang I had to make a research. No? Pinuntahan ko yung mga videos nila and then medyo malayo ng konti yung ano, yung style, no? Pero sabi ko uubra naman because the topic and then the message can also bring across the message to their generation. Mm-hmm. Na kahit na virtual madalas yung ating mga pagkakaibigan ngayon. Pwede pa rin talaga nating ma-strengthen ito and we can hindi kasi katulad nung sabi mo anong tayo nga madalas tayong makipaglaro sa kapitbahay natin mga ganyan. So but anyway, sila pwede kasi nilang bridge that one, no? yung from my perspective, but at the same time it is also applicable to them and it all applicable to their generation yung mensahe. At syempre tayong mga Pilipino, meron talaga tayong mga sinasabi na walang iwanan, ha? Talagang ano tayo, solid tayo, ganun. And true to our nature, kailangan. And then nakita ko rin kasi sa kanila yun, dahil magkasama sila and looks like they really enjoy what they're doing. At sila lang talaga yung ganyan eh, no? Na magkasama ng dalawang babae na nagka-grupo. So when we were actually thinking of the idea of coming up with several songs nitong for the year, yung collaboration talaga yung buong point ng mga kanta na gagawin. So kaya this one is also in collaboration with them, being a young artist. So nung naplansya na namin yun, very serendipitous yung pagtatagpo namin, no? Hindi ko talaga sila nakakausap pa, nakikilala. Then last year magkasama kami sa isang show sa Tacloban. Tacloban sa Kalbayog sa summer. And then sabi ko, wow. Sabi ko pagkakataon na to nakausapin sila. Oh. And then so actually, nagkausap kami sa airport na. Of course, syempre, busy din sila, no? So, but we were able to find a way and find time to really realize this collaboration. Mm-hmm. Yung process namin, ginawa ko yung kanta and then binato ko sa kanila. And I asked for their affirmation kung okay sa kanila yun, kung type nila, or kasi syempre I have to kailangan kong kunin yung ano nila, yung confirmation na type nila yung kanta. And at the same time,
even yung yung when we were working on the harmony, parang nag-rehearse muna kami. Binigay ko sa kanila yung actually yung kanta and the minus one, and then kanya-kanya hanap na lang ng ano, no, ng kanyang voices. We really had to go through the process. Although ang mahirap lang dahil syempre ako yung si Sir Noel, no? Yes, parang yes. Nagde-defer sila dun sa pagiging senior ko, no? Which is some minsan pinipilit ko pa rin na maging ano, maging open sila at they really have to say what they think of. Ano yung feedback talaga nila. But naging magaan naman yung aming pagtatrabaho. And so, it was really, so, hindi siya mahirap. Hinihingi nyo rin po siya na, ano, ng opinion, gano'n. Yeah, na ng baka input. May gusto kayong idagdag dito, gano'n. Right. Pwedeng gawin right. dito. Mm-hmm. Welcome yeah. naman po kayo sa gano'n. Kaya lang siyempre, ano nga, dahil nga senior, senior tayo, parang nagde-defer sila. But so, ano talaga, I just really have to keep on ano, no, asking them para hindi sila mahiya na baka umuo na lang sila ng umuo eh. Mga ganon. So, pantayang salita, baka mamaya, sige po, oo na lang, di ba ganon? Oo, mahirap yung... Nahihiya rin sila. So, but ano naman, kasi bago kami pumunta sa studio to do the recording, finalize talaga namin sa labas. Nirehearse namin, batuhan kami ng kung anong gagawin. Ganyan. And during the recording, syempre meron pa rin ano, doon, hanapan din kami ng boses, but it's really more of them. Kasi ako, mas dinesign talaga ko talaga yung kanta sa para sa kanila. So, parang yun. So, okay naman. And I think it's we were very successful in dun sa process namin. And mukhang maganda naman yung kinalabasan. Inabutan nga lang talaga kami ng lockdown. Pandemya. Eh, ang tanong, Sir Noel, nabigyan ba ng hustisya? Lilian yung naaral tong song na ito. Oh, actually, I like their voice, no? Kasi yun nga, sabi mo, young, no? Mm-hmm. At very crispy and fresh yung tunog nila. Tunog. And yeah, naging yung tunog, yung parang yung music ko, bumata din. No? Oh, syempre. naging tunog young, mm-hmm. no? Because syempre sila yung kumanta. So, which is really good kasi that's what I want to bridge, no? Yung my generation and their generation. So, I think okay naman. Ayun. At syempre, mga kabarangay, mga kapuso, napapakinggan na rin dito sa Barangay LS 97.1 ang song ni Sir Noel Cabangon at Lilian R. Maraming salamat. Buhay, syempre. At sir, available na ito, di ba? Sa online, for streaming and downloading. Yes, available na siya sa Spotify, sa Apple Music, sa Deezer and Amazon Music, no? Under Universal Records. Kaya pwedeng-pwede niyo nang i-stream, pwede niyo pakinggan. Sir, ito para sa mga fans niyo, sa mga supporters niyo, followers niyo, saan sila pwedeng mag-connect sa inyo para maging updated sa mga ginagawa ni Mr. Noel Cabangon. Ayun, sa ano lang sa social media, abangan niyo lang po yung mga ilalabas kong kanta at saka mga gagawin ko sa Facebook. Ngayong June, mayroon akong Facebook Live na ano naman to. Kasi it's Father's Day ngayong June. And then, araw ng kalayaan. So, mayroon akong... kasi mayroon akong ginawa, Papa Obet na rin, dito sa bahay. It's a Facebook Live on a monthly basis na ang title ko, Dito sa Bahay. Dito so, sa bahay. Dito sa bahay. This will be on June 20. Mm-hmm. At abangan nyo po sa aking Facebook Live. And then, pwede nyo pong sundan yung mga kanta ko sa Spotify, sa Deezer, sa Amazon, sa Apple Music. Pwede nyo rin po akong masubaybayan sa aking IG.
at Noel Cabangon, sa aking Twitter at Noel Cabangon, and yung Facebook page ko, Noel Cabangon. So, ayun po. At kung meron kayong kailangan, tanong kayo, paano magsusulat kayo ng kanta, huwag ko kayo mag-atubili na tanongin niyo po. Ayun. So, hindi kayo mahihirapan dahil ang page ni Sir Noel ay verified account yan. So, hindi kayo mapepe kayo dyan. Nakikita niya yan. Okay, sir. Imbitahin po natin or imbitahan natin yung mga kaparanggay natin na pakinggan ang inyong latest song or single. Yes. Sa mga kaparanggay natin dyan, pakinggan po natin yung aking kanta together with Lian and Nara. Ang pamagat po ay Habang Buhay. This is really a very timely na kanta po para sa atin, para ma-inspire po tayo at hindi tayo para ma-uplift pa ang ating spirit. Mm-hmm. Patuloy po kayong magsubaybay sa Barangay LS dahil dito po ang OPM ay talaga namang siguradong namamayagpag. Kaya yes. maraming salamat, Barangay LS, sa inyong sa pagkakataon nito at pagpapatugtog ng aking kanta at ng mga iba pang mga original Filipino music. Papa Obed, maraming salamat. Yes, maraming salamat din po. Alam nyo, marami akong gustong itanong sa inyo, marami akong gustong pag-usapan pa, pero pag-usapan natin yan, sir, kapag okay na ang lahat, dito ka na sa studio. Yes. Perform na ng live. Actually, naka-schedule sa akin si Sir Noel bago mag-lockdown. Naka-schedule po kayo sa akin noong March 13. Kaya lang, hindi na tayo natuloy kasi nga, medyo restricted na yung network magpapasok. So, 14, nag-lockdown na. Nag-lockdown na tayo, so hindi na umabot Sir Noel. Ito, pinagbigyan niya tayo online. Sana, sir, pagbalik natin sa normal, yes. Makakapiling ka namin dito dahil marami akong gusto itanong sa'yo. Yes. OPM. Kasi isa rin po akong songwriter. Sumusunat din ako ng kanta. Okay. At marami akong gustong itanong pa. At yung mga kabarangay natin. Yun. Mm. Okay. Sure, sir. Anytime, Papa Obed. Yes, maraming salamat. Maraming salamat po, mga kabarangay. Nakapiling natin ngayong hapon. Siyempre, ang singer-songwriter, the legend, Sir Noel Cabangon. Maraming salamat po. At sa mga kapuso po natin, abangan kung sino pang mga celebrities, mga personalities ang makakapiling natin dito sa Barangay LS Online. Ako po si Papa Obet ng Barangay LS 97.1 Forever.